paimbitan natin ulit sa susunod na session. Yun din po sa ating mga bookkeeper na tumalima naman doon sa imbitasyon, binigay na nila yung anim na budget ng SK. Ayan na po, kumpleto. Ibig sabihin, Sec, Mr. Chairman. Yes po. Pwede pa rin po natin siya, Mr. Chairman, ipatawag sapagkat yung pagiging delay ng pagsasubmit nila, kailangan nating malaman. Baka pwede ipatawag natin sila muli, bagamat naibigay nila. Sino ba nagkano? Si Tommy yata nagpatawag eh. Anong sabi nila? Sinagot ba yung invitation niyo? Hindi po. Pinadala lang po nila yung mga folders ng anim na barangay na wala pa. Ngayon na po, nasa opisina na po natin ito ngayon. Hindi yun ang dahilan ng pagpatawag natin. Ang dahilan ay kung bakit delay. Kaya ako sila pinaimbita. Opo. So please, you re-invite them. Re-invite. With the stronger words, kailangan mamaliwanagan tayo. Hindi dahil sa nagbigay na sila ngayon, na hindi na natin sila tatanungin. Para po, araw, tsaka para makita po natin yung mga siyam na priority missions ng SK. Kasi nakalagay po doon yung siyam. Hindi ko maintindihan kung bakit mayroong governance, may infrastructure. So, para may paluwanan ko sa kanila na mayroong siyam na priority programs. So, yan ang yan ang sa invitation. Bakit ano yung governance, ano yung infrastructure, saan siyam yun eh. Bakit nagpupunto sila sa infrastructure ng napalaki? Samantala kung tutusin, pundo na dapat ng barangay yun. Dapat nakabuhos sila sa pondo para sa pangkabataan. Kasi 10% lang sila eh. Eh kung pati sa infrastructure, maobliga silang magpatayo ng kung ano-ano, pwede naman, basta tungkol sa kabataan, kung sports facilities nila, why not? Pero kung infra, nakita ko doon eh, pailaw na sa buong barangay, hindi na ano yun, hindi na pang-SK yun. So, kailangan makul yung attention nila. Kawawa yung mga SK pagka pati yung pondo nila. Bakit pinipreper ito ng mga barangay officials? Sila nang gagaw papipirmahin nyo. Mauubos yung pondo ng mga SK. So pang-SK yung 10%, purely SK projects. Sila ang magano, hindi yung pati infrastructure. Hindi ko ma... Yun ang mga gusto kong... Pakibait na nga natin si budget. Baka hindi rin masagot ng mga bookkeeper yung mga tatanungin natin sa kanila. So baka ayaw sumagot. Bakit ganun? Kasi sa Section 20, Letter C ng SK Reform Act, nandun yung siyam. SK Reform Act 2015, Section 20, Letter C, nandun yung 9 priority programs. Hindi ko maintindihan kung ano yung nilalagay-lagay nila sa siyam na programs na yun. May governance, may infrastructure. Very broad. Very broad. Patawag natin yung budget. At saka yung... SK, sure. Kailan pa ang monthly plan nyo? Meeting nyo? Kung wala kayo, monthly? Kung may quarterly, sige, invitein mo kami ni Carlo. Nagpaliwanag namin yung program na yan. Bakit yung siyam na hindi sila dapat nag-project ng ang lalaki na pang-barangay? Ha?
Oh, wicked siya. Hindi na. Risky. Maaari ka nagkakaroon ng compromise eh. Ito, i-project mo ito, Harris. Kaya... Pero yung 10%, kahit wala na kagad yun. Wala na pakailan mong marami doon. 10% kaya na yung magpupundo doon. Ibuhos mo sa... Sabihin mo yung mga SK mo, ibuhos nila sa family SK sa siyam na proyekto. Otherwise, ito pa sila. SK, dali ko na. Nandiyan ka para... Sunuran sila sa barangay. Ayun lang. Kahit na, may mga mananalo kung sa'yo pa rin sa mga kasalukuyan. Hindi, maraming mananalo sa kasalukuyan. Eh si SK lang eh. Hindi, bata pa to. Maraming overage na ba, SK? So, invite ha, budget officer, bookkeeper. Remind ko lang po yung sa land bank, napa-invite na yun. Kasi Carla din na. Mr. Chair. Yes po. Tulad po nung napag-usapan nung nakaraang session na nabanggit ko po na ang alaman ko po tungkol sa issue na hindi pa nga po bumabalik yung land bank para makipag-ugnayan sa executive department. Ako po naman po ay nagkonsulta sa executive department at na-confirm nga po na tama nga po yung nireport ko na hindi pa nga po sila bumabalik doon. At ang sabi naman sa akin na binibigyan po ng kapangyarihan ng Sangguniang Bayan dahil meron na po tayong ginawang resolusyon. At ang pagkakatanda ko po, meron binigay na letter ang land bank kung magkano yung renta na binigay nila. So maaari po natin itong balikan. At nagsabi naman yung sa executive department na tayo na po ang magpapasya at okay sa kanila yung nandun sa letra na binigay ng land bank. Hindi ko lang maalala kung ano yung eksakto. Pero may parang rough estimate po na sa isip ko na yun yung binanggit ko na pinasa nila. So yun po yung nagiging usapan namin. Kaya kung babalikan po natin to, siguro talakayin po muna natin dito sa session bago po natin ipatawag muli yung representative na land bank. Okay, salamat po kasi Carlo Dizon. Attorney Cabros. Ay suggest ha, Carlo Nano. Idalhin na natin sa i-agenda natin sa session. Ipatawag na natin para manggaling na sa kanila, magkaroon na tayo ng talastasan kung ano yung compromise amount na ano natin. Kung ito yung stand natin, ano po ba yung stand nyo? Kung makapag-desisyon tayo, sige, dito tayo sa Land Bank. So, may we request that we invite na yung manager sa next session ng Land Bank to fix sa sulat niya. Regarding the... Pero ilang buwan na hindi nakapagbayad, katagal. To fix the rate. I-retroactive natin yung upa. Sa gagawin natin, from the start ng January 2023, January, February, March. For the fixing of rental of the lot occupied by land bank. Yun ang tenor ng ano natin. Po? Madam Chair. Yes po. Nais ko lang po ipabatid na nag-text na po sa akin yung ating BIR director. At basahin ko lang po ang kanyang text. Good AM po. May 9 po yung na-confirm ng legal division po namin regarding your invitation po on BAT. If okay po, what time?
sinagot ko na rin po siya nang ako 1:30 PM ng May 9. Ngayon po paki-kwan lang sec na paki-imbitahan na rin po ang ating pamana at Gibo Water District upang sa ganun na makapagtalastasan po tayo regarding diyan sa 12% VAT na pinataw ng at pamana at Gibo Water District. Yun tama po. Salamat po. Wala bang ano, Madam Chair? Hindi ko alam kung organized na Consumers Association ng Water District. Sana may representative ng mga consumers. Mag-invite tayo, Sec. Pamana, by biyaya na dahil tungkol sa pati. Representative ng consumer sector, kahit sino mga kilala natin dyan na consumers, kung sinong, anyway, sa May, kung ano naman eh, May 9. So we hit all the time. Patulong tayo. Pwede ba kung sino ang ano, pwede maimbita na consumer sector. Para yung mga nag-rally no. Para may audience, para makita nila kung ano sasabihin tungkol sa bat na yan. Salamat, magdaan mo ang chairwoman. Maraming salamat po, Attorney Fabros. Any other matters po? Nag-book na yata kahapon. Yung buhon. Madam Chair, mayroon pong kahilingan dito ang ating kababayan, si Madam Cristeta Agustin, tungkol po sa kahilingan niya na magtayo ng gasoline station. Ito po ay natalakay ng nakaraan. Kaya, Mr. Chair, ay Madam Chair, minungkahi ko po na ang resolution interposing no objection to the intention of Cristeta R. Agustin to construct, operate, and maintain a Aron gasoline station in Barangay Banitan, Gimban, Webaisia, subject to governing laws, rules, and regulation, I sumog, Mr. Madam Chair. Interposing no objection to the intention of Cristeta R. Agustin to construct, operate, and maintain Aron gasoline station in Barangay Banitan, Gimba, Nueva Ecija, subject to governing laws, rules, and regulations. Pinakalawahan po ng lahat, pinagtibay po. Any other matters po? Buhol. Buhol lang tayo. Ay, pag-uwi na lang. Wala bang ano? Baka may garage na doon ang buhay sa kapula. Ibig, Mr. Chairman, pinag-usapan po ba yung seminar? Yung seminar natin sa Boracay sa
3, 4, 5. Yung Holbo 11, 12, 13. Di ibig sabihin tayo po idadalo din sapagkat ito po kasi mahalagang seminar po ito. PCN po ito eh. Ito po yung pinatatawag ng pangkalahatang Councilor League sa buong Pilipinas. PCN po ito. Ito po ang pinakamahalaga. Bakit po? Sapagkat may officer po tayo. Bihira po ito na naitalaga sa Luzon. Ano nang posisyon mo, Carlo? Tapos walang representative. Kaya obligado po nating daluhan, Mr. Chairwoman. Kung wala man po ang pondo, pero sa tingin ko po, tinsinilip ko yung budget, meron pa po. Opo. Kung wala po, pero meron po. Meron po. Di ba, Seth? Bisita naman natin si Budget, di ba? Oo, kasama nga po. Sa Martes, bisita si Budget, o. Imbitado din yan. Imbitado din ng sanggol niyang secretary dito. Hindi ka kasama. Invitation ka rin dito. Day one po kasi wala tayong pasok eh. Day one day. Ay, move tayo ng ano? Tuesday tayo eh. Tuesday, May 2. Oh, 2. Kasi po, 5 days. Maybe, alis. May alis na po ba ng May 2? Meron po. Okay po. Kasi total... Absent sila. Absent sila. Oo. May limang Martes po kasi yung buwan eh. Sa nga lima nagpag, hindi sila kasama. Sa buhol. At saka kasi yung May yata, 5. Kaya magkukan tayo ng isa. Ano yung ibig sabihin, pagpapasya natin kung ano po dun sa lima na yun na date, kung May 2 or May 8, ganun. Kung ano po yung last natin session, sir. Kasi lima po sa May. Sa buwan ng May, limang... Miyerkules, Martes ang ano. Hindi po pwedeng umiwas yun, naka-imbitan siya. May 9 po ang dapat nating sesyon. O, 2 ang wala. 2 ang wala, kasi magpiprepare na kayo nun sa Burakay. Sige po. Ilang pagkain ang gagawin. Nakawala na kayo. Ano sir, yan daw ang kakansin eh. Either May 2 o May 30. At saka, say. May 2 na po, kailangan na po natin para walang session ng May 2. May mga staff po kasi tayong kasama sa Boracay, wala akong gagawa ng... Oh, sige, di yun na, May 2, may wala tayo. May session tayo ng May 2, wala akong gagawa ng May 2. Hindi, di wala tayo ng May 2. Opo, wala. Yun na lang yung... Sa recommendation po ng ating kagalang-gala ang Konsyel Virgilio po ay Johnny Stabilio, May 2 na lang daw po sapagkat lima po ang buwan ng May na session. Dapat apat ang puta. May 2 daw po ang inihiling. Nawala ang session. E paano yung budget natin ng buhol? Ang gagawin na lang po ng mga staff natin yun. Advanced preparation po nito, inaayos na rin po nila yung buwan natin. Sinabi yung buhol sa chatbook natin birahin. Ayun na lang po. Yun na lang po, Mr. Chairwoman. May 2 daw po ang... Ewan ko kung... Minumungkahi ko po na May 2 ang walang regular session natin. Samayon na po ba isang din ang bayan? May 2 pa walang. Kaya lang, kung kailangan natin budget ng supplemental, May 9, pinilip tayo. Walang magpapagigay ng supplemental. Eh, wag muna po tayo garoon bawihin ko muna. Tsaka na natin ko na pagpasok ng May. Sapagkat wala pa namang May ngayon, April pa lang naman. May sinasabi si... Wala nga yun daw, Sek. Si appropriation, si sinasabi ko, hindi daw po ata kailangan. Kasi kung nalang mag-dispute tayo, sa May ko sana, kasi tayo mag-supure ah, para kaya bol. Oo, sa bol. Magkano mga gastos daw sa bol? Meron pa RC. Nakita ko doon sa akin. Sinilip ko eh. May 30. Meron. Kasi ano sabi ni budget? Sabi ni budget? Ako na nga na. Ay, pwede. Pansi. Para i-reverse. Pwede ka rin pala. Pwede ka rin pala. Pwede ka rin pala. Pwede ka rin pala. Ang problema ba? Kung 30, 40 kami kukunin mo sa business nila.
Sige ko na lang, Mr. Chair. Bawiin ko na lang po yung kanina. Minumungayan ko na walang session ng May 2. Huwag na po. Binabawi ko, Mr. Chair naman. Total, matagal pa naman po ang Mayo. Eh, siguro sa unang session na natin pag-usapan ko ano po yung talagang walang session. Minumukay ko po na hindi ko sa Fabros na hindi bumili ang makaring magkulo sa amin.